Prayer!
Yes, your voice, hallelujah, Rama Shandaraba. Sing it. Hallelujah! With strength and spirit, I can do it.
your shield. Hold your shield right now, Spirit Body. Lord, I pray, strengthen every shield. Strengthen every shield. No amount of persecution, no amount of division, no amount of accusation, God, na magpapahina ng faith namin. Sabi ng Panginoon, if we have a faith like a seed of mustard. Ibig sabihin mo, liit-liit, ang liit ng ratio ng faith, ano? Hindi siya naghahanap ng malaki. Kasi liit lang ng buto ng mustasa. Pag nilagay mo rito, eh, parang tuldok lang yan. Eh. Ganun lang kaliit, tapos ang ratio niya, kaya nang magpa-move ng mountain. Eh, paano kung kasing laki ng piso yung faith mo, di buong universe na? Di ba? O kaya isang planeta, eh, kasing laki ng piso yung faith mo, laki na nun. Eh, tuldok na, ang ratio, tuldok, mountain eh. O di, kung muskala kasing laki ng piso, di, pamira, di ba? Ang laki na magagawa, no? So, ganun pala kayaman yung faith. Kaya ang ratio ng yaman po natin, hindi po sa earthly success eh, yung content ng faith. Di ba? Hindi doon sa lawak ng accumulation na ginawa mo, ano yung substance, ano yung content o laman ng faith. Kaya si Lord, hindi niya kailangan ng 30 years para trabahuhin yung dapat trabahuhin. 3 years lang, okay na eh. Pero punong-puno ng faith. Hello? So, kanina, diniscuss natin yung, dinidefine natin kung ano po talaga yung faith dimension. Sino po rito nagkaroon ng mas klarong pananaw what is definition of faith? Come on. So, nakikita na po natin dito na hindi pala ganong kadali kung titignan kasi natin yung salitang faith. Kaya sabi ko nga sa inyo, even in my early age ng ano, pag narinig ko yung salitang faith, hindi ko talaga maintindihan.
Akala ko yung faith, hindi ka makakatanggap pag wala kang faith, kasi yung faith konektado lang sa paghingi. Ang purpose pala ng faith, hindi pala yung makakatanggap ka. Ang purpose ng faith is to please God. Without faith, it's impossible to please God. Hindi to please yourself eh. Ang napi-please ng faith mo, si Lord. Pag na-please mo si Lord, ang kanya namang response sa faith mo, reward. Ano yung kanyang reward? Yung hindi nakikita na Diyos, magmamanifest yung kanyang kabutihan sa'yo sa nakikita. Kasi sinabi niya, for he who come to God must believe that he is. Hindi sinabing he was or he will be. Must believe that he is present. Na kaya niyang baguhin sa ang kasalukuyan mo. He is. Didoble pa. That he is a rewarder of diligently seek him. So, mataas ang batas ng pananampalataya. Mas mataas siya kaysa law of matter. Because faith is beyond time, above space, above matter. Kaya kita mo si Jesus, kayang maglakad sa ibabaw ng tubig. Paano yung nagagawa yun? By faith. Paano siya nag-multiply ng bread? By faith. Hallelujah. Sabi mo sa inyo, katabi, walang imposible kung mananampalataya. Okay, ito pa. Si Elijah, trinay ni Elijah. Nung aalis na si Elijah, o sabi niya, aalis na ako. Ano gusto mong iwan ko sa'yo? Humingi eh. Ano sabi? Gusto ko dalawang portion ng spirit mo. Teka lang, iisa lang spirit ko eh. Bakit gusto mong dalawa? Di ba isa lang ang spirit mo? Eh, kung hinihingi niya dalawa. So, ibig sabihin, kahit imposible yung hinihingi niya, sa realm ng faith, kayang makuha. Yes! Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. No, so, now, as we continue, so, it is a fact that no one can bankrupt God's supply. Sino ito niniwala? Hindi pwede mabankrupt ang kaharian ng Diyos. Amen. Ang mundo mababankrupt, pero ang heaven at ang kingdom, hindi. Amen. Bakit? Walang katapusan ng resources ng kingdom. Pero minsan hindi natin doon tinitignan yun. Kasi sanay tayo na mamuhay sa kakulangan. Alam mo yung nakultura yung kakulangan sa'yo, hindi ka na makapaniwala doon sa sobra-sobra. Hello? Kaya kita mo ninyo, hindi makapaniwala ang mga Israelite na kumakain ng libre. 40 years kumakain ng mana. Tapos nagawa pa nilang maisip na, balik na lang tayo sa Egypt. Hello? Bakit? Kasi hindi nila alam paano yung lifestyle na gano'n. Eh, 400 years ka ba namang alipin? Pagkatapos nung lumaya ka, hindi ka sanay sa kalayaan? Hinahanap mo yung pagiging alipin. Hinahanap mo yung Egypt. Hinahanap mo yung mundo. Nasanay ka sa orientation ng mundo. Hello? Sabi mo siya katabi, huwag ka na bumalik doon. Bakit? Kasi ipinanganak ka na sa kingdom. So, no one can bankrupt God's supply. Whatever you claim from Him and whatever you believe God for, you receive it based on your faith. Why? Faith is what allows God to deliver His divine provision and supernaturally bring it to the natural realm. The resources we need. So, anong ginagawa ng faith mo? Faith converts things that cannot be seen into something certain, tangible, and become physical
reality. So, converter pala yung faith. So, kung wala kang faith, hindi mo mako-convert. Sino ito na ako ng appliances na 110 galing Japan? Eh, na tayo nasa 220. Pag sinaksak mo na direct tayong appliances mo na 110 volts, tapos sa 220 natin yan, putok yun. Kaya sasabihin sa'yo nung electrician, ay, kailangan niyo po ng converter. Yung transformer na maliit na gano'n, sasaksak mo yun. Pag saksak nun, pwede niya nang ma-convert yung 220 to 110. Kaya gagana ngayon yun. But just imagine, kung wala kang faith, paano mo makukuha yung reality ng sinasabi ng Diyos? Paano mo mako-convert yung mga sinabi ng Diyos na yun papunta rito sa physical realm? Between physical realm and spiritual realm, ang nasa gitna nun, faith. Hello? Amen. Sabi mo siya yung katabi, dapat active ang faith mo. Kasi pagka walang converter, wala, hindi mo makuprustrate ka lang sa sinabi ng Diyos. Akala ko ba, totoo yung sinabi ng Diyos? Bakit ngayon, wala pa, akala ko ba? Ang tagal-tagal naman, akala. Ang lumalabas na sa'yo, puro na murmuring, hindi na faith. Ha? Hello? Halimbawa, binigyan ka ng cheque. Kailan mo tatanggapin yung cheque? Ngayon. Pero yung cheque na yun, nakalagay, isang buwan bago mo ma-withdraw, nakalagay, post-dated. Akala mo, pwede mo nang magamit? Hindi pa. Kailangan mo muna ng ano, hawakan yung cheque. Ngayon, malulungkot ka ba? O kahit hindi mo pa nakikita, hindi pa siya maika-cash in sa bangko, malulungkot ka ba? O habang tumatagal yun, habang umaandar yung araw, isang linggo na, habang papalapit ka ng papalapit, doon sa cash in na makakash in yun, malulungkot ka ba o pasaya ka ng pasaya? Ano ang dahilan bakit pasaya ka ng pasaya? Meron kang cheque na hinahawakan. Pero bakit yung mga tao, kung tunay talaga na meron kang hinahawakan, dapat ang buhay mo, pasaya ng pasaya. Amen. Hindi pa lungkot ng palungkot. Amen. Hindi pa takot ng patakot. Amen. Hindi pa alala ng paalala. Amen. Kung hindi pasaya ng pasaya. Amen. Siguro sabi mo sa'yo katabi, may naiintindihan ka na, ano? Di ba? Kasi titignan ka ng mga kapitbahay mo, bakit ang saya-saya niya? May dahilan bakit ka sumaya eh. Kasi sa kingdom, ang kultura sa kingdom, number one, the king of God is not of eating and drinking, physical yun, but of what? Righteousness, peace, and joy. So pag hindi nakita sa iyo yung righteousness, peace, and joy, wala na sa kingdom. Hello. So makikita natin dito na napaka-importante sa last days yung shield of faith mo, yung strength ng faith mo matatag. Bakit? Kasi ang daming shakenings na nangyayari ngayon. Ang mga bansa nayayanig, pumuputok na physically ang mga bulkan, nagkakaroon na ng mga gera, nagkakaroon ng taggutom, nagkakaroon ng mga earthquakes sa iba't ibang lugar. Sino ba naman hindi matatakot yan pagka araw-araw mo pinakikinggan yan? Pero in spite of that, aleluya, bakit ka merong peace? Alam mo, sabi ni Lord sa Matthew, sabi niya, kapag nagsimula nyo nang makita ang sinasabi kong ito, ano sinabi niya? Matakot kayo? Ano sinasabi niya? Magalak kayo. Bakit? Kasi malapit na ang inyong redemption. Look up! Rejoice! Di ba? Kaya kapag nagre-rejoice ka, nakita mo nag-earthquake, ngingiti-ngiti ka. Bakit ka nangingiti? Nag-earthquake na. Kasi malapit na akong umuwi. So hindi ka talaga maintindihan ng mga tao eh.
Di ba? Kasi hindi ka apektado ng nakikita mo ngayon na sinabi naman siyo noon sa Matthew 24. So bakit ka matatakot? Pinaunahan ka na ni Lord eh. So bakit pa ako magsasayang ng panonood ng TV, puro ganun din naman ang kanyang maririnig? Hello? So advance yung ano mo eh, yung balita eh. Amen. Ngayon, kung hindi mo binabasa yung mabuting balita, magtataka ka kung ano, ba't nangyayari ganito, ganito, ganyan. Hello? Praise God. Kaya si Jesus, wala kang makikitaan na nagpapanik siya nung malapit na yung cross. Hindi siya nagpapanik. Cool na cool lang siya. Bakit? Pinoprophesy pa nga niya eh. Bumubuhin ako, papatayin ako, pagdating ng ikatlong araw, mabubuhay ako. Di ba? Kaya, habang binubugbog siya, iniiwan siya, lagyan siya ko ng tinik, tahimik na. Okay lang. Bakit? Part yan ang destiny ko. Cool lang. Bakit? Patayin niyo ako. Bakit? Mabubuhay ako. Cool na cool eh. Sinasabi niya yung kanyang destiny. Ikaw, ano lumalabas sa bibig mo? Di ba? Daming wala. Look, ang sinabi dito sa Mark 5:25. Tingnan po natin ito ha. Ito, isinulat itong record na ito sa Mark para makita natin paano mag-operate yung faith. Kinumend ng Panginoon itong babaeng ito dahil natuwa siya, dahil wala namang nagturo sa kanya na mag-operate, pero nagawa niya. Kaya hinanap niya itong babaeng ito, hindi para pagalitan, kundi para gawing ehemplo. Amen. Ang sabi niya ito, now a certain woman had a flow of blood for 12 years and suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was now better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in a crowd and touched his garment. For she said, if I only touch his garment or clothes, I shall be made well. At yung nga ginawa niya, immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. Amen. Nakita mo niya? Kung pisa babasahin natin yan, para isang kwento lang. Pero anong ini-imply dito ng Panginoon? Bakit ito'y pinasulat ng Holy Spirit kay Mark? Timpansin ninyo, sa verse 25, anong unang word? Now. Pinaalala ba kaya? Faith. Hallelujah! Okay kayo? Di ba konektado siya dun sa Hebrew 11? Parehas sila ng simula. Now, a certain woman had a flow of blood. So ngayon, maaring hindi ka nagdudugo physically, pero meron kang iniindang dugo at sugat sa buhay mo. Hindi ka nga nagdudugo physically, pero yung bulsa mo nagdudugo. Amen. Hello? Hindi ka makangiti-ngiti kasi may part ng buhay mo, area ng buhay mo na tinatakpan mo lang pero nagdudugo. Kaya itong word na ito applicable pa rin sa atin ngayon. Amen. Sabi mo sa yung katabi, saan ka dinudugo? Hallelujah. Ha? Alam mo, sa pamilya nagkakaaway-away, nagkakasamaan ng loob, may dugo dyan. Sa loob ng church, nagkakachismisan, nagkakaaway-away, may dugo dyan. Maraming dugo ang pastor. Kaya nga ayaw niyang, minsan natutroma na yan, sumali sa body. Bakit? Nagkakasugatan lang kasi. So may dugo.
Ano, 12 years? Physically, 12 years dinudugo. Kayo mga babae, ha? Komportable ba na duguin? Isang linggo lang, hirap na, di ba? Gaano katindi itong babae ito, 12 years? No klaseng babae ito? Tibay naman ito? May dugo pa ba ito, 12 years? Ha? Ilang whisper ang ginamit nito? Eh, wala pang whisper noon? Nag-whisper kayo, whispering noon? You just imagine yung hirap nitong babaeng ito. Di ba? Kaya yung mga ganito, ang tawag dito sa Israel, unclean. Ibig sabihin, hindi ka pwede makihalubilo sa society. Para kang may ketong. Pag nalaman na meron kang ganito sakit, na marumi, papatayin ka sa bato. Pansinin po ninyo ito. He suffered many things from many physicians. Ibig sabihin, ang dami ng doktor na sinubukan niya. Ito pa. She had spent all that she had. So ibig sabihin, for 12 years siyang nagbabayad, ibig sabihin, may mayaman to. Bakit hindi siya? Sabi si Chris Aquino, wawa na ako dyan. Hallelujah. Iyaman nito, na ibig sabihin yung pera niya ang ginamit niya para gumaling siya eh. Bakit kaya umabot pa siya ng 12 years bago siya lumapit kay Lord? Kasi meron ka pang correct. Tapos meron ka pang doktor na inaasahan na magaling. So konektado ka sa tao, umaasa ka sa tao. Ano sabi ni Lord? Ang umaasa sa tao ay sumpain. Curse is a man who trusts in man, who makes that man God. Kaya pala minsan, instead na matuwa si Lord sa atin, ang dami natin inaasahan dito mga tao at bagay na makakatulong sa atin instead of God. Amen. Anong nangyari? Dahil sinandalan mo yung bagay dito at hindi si Lord, nakabuti ba? Ano sanabi? No. And was no better, but rather grew worse. Yes. At nung worse na ang sitwasyon, saka siya nakarinig. So ibig sabihin, pag walang-wala ka na, nabubuksan na tenga mo. Pero nung may pera ka pa, bingi ka pa. Ba't hindi ka makarinig? Kasi bingi, ano kay, may hamang ka pa. Pero pag wala ka ng pera, nagsisimula ka ng makarinig. So yung yaman pala, nakakabingi. Tsaka nakakabulag. Hallelujah. Hello? So, ito yung unang-una nag-trigger sa kanya. When she heard. Yun yung pintuan ng faith. Meron siyang narinig na rema. She came behind him in the crowd and touched his garment. Pero bago niya raw hipuin yung wings. Ang tawag kasi nung dulo nung kanyang laylayan, ang tawag doon ay wings. Yung tassel. Wings of his garment. Ang tawag doon, hindi yung pakpak. Ang tawag sa mga Hudyo doon, yung wings. Tassel. Kaya konektado po yan doon sa Malakay na sinabi niya, there's healing in his wing. Okay? So, she came behind him in the crowd and touched his garment. Bakit? Bago niya hipuin physically, for she said in his mind, in her heart, if I may only touch his cloth, I shall be made well. So, ibig sabihin, meron ng picture
sa kanyang imahinasyon na hinahawakan niya sa realm ng spirit in the imagination of her heart, yung laylayan ni Lord. So bago niya mahawakan yun sa physically, kailangan nahahawakan niya na yun sa kanyang faith. Okay? Nakasunod po kayo? Then what happened nung mahawakan niya pagdating sa 29? Anong nangyari? Immediately. Why? Because faith is instantaneously. So the fountain, pero yung fountain ang sinabi. Ano kung titignan mo yung fountain, yung mga magbumubulusok. Wala nang dugo itong babae ito. Diba? Nakipagsiksikan siya eh. Ayan o. He pressed behind the crowd. Sa ibang translation, she pressed. Nakipagsiksikan. Just imagine ha, unclean siya. Pwede siyang patayin sa bato. Pero niris niya yung kanyang sarili para lang mahipo. Correct? Siguro iniisip niya, total, unti-unti naman na akong namamatay, wala na akong dugo. Okay lang. E paano kung mahild ako? Siguro ganun iniisip niya. Total, papatayin din naman ako sa bato kapag ako'y nalang mga unclean. E di iris ko na ito. So immediately, the fountain of her blood was dried up. Immediately, meron ka agad resulta. She felt in her body that she was healed of that affliction. So nakita mo natin yung operation of faith. Ibe-breakdown natin yan mamaya-maya. May limang ingredients dyan sa Mark 25 na yan. May limang ingredients dyan. Iisa-isahin natin yan para makita natin yung operation of faith. Now, tingnan mo naman reaction. Yung reaction naman kay Jesus na pinanggalingan ng fulfillment para mabuhay, magkaroon ng animation yung faith ng babae. So ano yung babae? Yung babae, meron siyang faith. At doon sa kanyang faith, hinahawakan niya yung laylayan ni Lord. Ngayon, para magkaroon ng buhay yun, magkaroon ng kaganapan yun, kailangan niyang ikonekta sa grace, sa power, para mabuhay yung faith. Ito ah, saan ka na saved? How did you receive your salvation? You are saved by what? You see? You are not saved by faith. You are saved by grace. So hindi ka pwedeng iligtas ng faith. Ang magliligtas sa'yo, yung grace. Pero to appropriate grace, kailangan mo ng faith. So pagka yung faith tsaka grace nagtugma, magkakaroon ng miracle, magkakaroon ng creation, magkakaroon ng manifestation doon sa larawan ng iyong faith. Hello? Nagtilihan po ninyo. Hindi po pwedeng yung faith mo ay manatili lang sa level of faith. Hindi. Yung faith mo magdi-demand ng grace. So, anong ginagawa ng grace? Yung grace, kine-create, binubuhay, kung ano yung larawan ng faith. Yung faith naman, nagre-respond sa kapangyarihan ng grace. So what is grace? Grace is creative. Faith is responsive. My faith responds to grace. Andiyan kayo? So, yung faith mo, hindi po pwedeng hindi makonect sa grace. Si Jesus, ang sabi sa John chapter 1, Jesus, we saw His glory, and Jesus is full of grace.
Jesus is full of grace. This woman has faith. Ikinunik yung kanyang faith sa grace. Nung mag-meet yung faith tsaka grace, boom! Miracle happen. Hello? So makikita natin dito na nag-react si Jesus. Sabi niya sa verse 30, immediately rin, knowing in himself that power had gone out of him, turn around, sabi niya, in the crowd and said, who touched my clothes? Alam niya. Hello, 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 taligod ka. Kunyari, ito yung laylayan ni Jesus. Ha? Ito yung laylayan ni Jesus, ha? Yan yung laylayan. Kung ikaw, hahawakan ko to, meron ka bang mararamdaman kung hahawakan ko yun? Ito lang hinawakan ko. Meron kang mararamdaman? Physically, hindi po pwedeng dumalo yung kuryente dyan. Kasi, hindi naman siya conduction, hindi siya nakakandak ng electricity, hindi naman siya metal. Paano magkakandak ng electricity yan? Pero the question is, bakit may naramdaman si Lord? Okay na. Ito, ito, ito yung logic doon. So, nandyan na ngayon siya. Who touched my clothes? Ba't alam niya na cloth ang tinatch at hindi kamay, hindi paa, hindi binte? Hindi yung kanyang flesh. Siguro hindi lang, sabi niya, alam sabi ng disciple niya, but his disciple said to him, you see the multitude thronging you. 5,000 yun eh. Nagpaka, ang crowd niya, 5,000 kasi nagpakain yun, 5,000 tao. At higit lang yun. Tapos nakikipagsiksikan sa kanya, thronging you. And then sinasabi ng disciple, and you say, who touched me? Logic lang, Lord, logic. Di ba? Paramang sinasabi ng mga disciple, bakit yung kayo nagtatanong ng ganyan? Eh nakipagsiksikan nga ho yung tao niyo. Mga tao rito. Anong ginawa niya? Verse 32 sabi niya, and he looked around to see her who had done this thing. Hindi siya tumigil eh. Sino ba yun? Sino ba yun? Bakit? Sa kanya, meron siyang naramdaman eh. Naintindihan po ninyo? Hanggang sa umamin yung babae. Sa verse 33, sabi niya, the woman fearing and trembling. Bakit? Bakit siya natakot? Natakot siya kasi merong nakaalam nung kanyang sikretong ginawa. Ang iniisip niya, dapat maging si Lord, hindi niya alam. Pero bakit nalaman ni Lord? And then he came, she came, knowing what had happened to her, she came and fell down before him and told him the whole truth. So kinuwento niya yung kanyang nakaraan, nagtestimony siya, and he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and continue to be healed. Now, makinig ho kayo. Di ba kanina sinabi natin sa definition, faith is what? The now. Now faith is what? The substance of things hoped for. Everybody say substance. Everybody say substance. Dito sa physical, kita mo ito, substance. Substantive. Substance. May substance. Correct? This is the realm ng physical. Ito naman yung realm ng spiritual and invisible. Sa realm ng spiritual, may substance din. So parehas na may substance yan. Sa langit, makakakain ka. May prutas doon, makakainom ka ng tubig. Lahat ng nando doon sa realm ng langit, may substance. Kaya yung love, may substance. Yung peace, may substance. Yung joy, may substance. Yung faith, meron ding substance yan. Kaya, nung hinipo siya nung babae, yung faith nung babae
ay punong-puno ng bigat ng substance ng faith. Kaya naramdaman ni Jesus yung substance ng kanyang faith. Merong humihipo sa kanya, pero hipo lang, pero walang substance ng faith. Oo, nakikipagsiksikan ito sa akin, pero wala akong maramdaman sa kanila. Sa kapagkat physically lang nila akong hinihipo, but this woman, she touched me with the substance of faith. Yun ang pagkakaiba. Ganon din ang worship. Maraming kumakanta, pero walang maramdaman si Lord. Hindi mo sa iyong katabi, may nararamdaman pa ba si Lord sa iyo? Sino ba? Nasaan yung, anong hinahanap niya? Yung substance ng faith. Because faith is a substance. Ibig sabihin, may mararamdaman si Lord sa operation ng faith mo. Amen. Kaya kung walang maramdaman si Lord sa operation ng faith na sinasabi mo, isa lang ibig sabihin nun, wala tayong mapapala. At ang ating pag-asa ay walang basihan. Bakit? Walang substance. Hello? Kita ko ninyo ito. Alam niyo kung bakit napoproject yung boses ko dyan? Let's speaker. Alam niyo kung bakit? Dahil ito pong bumabato doon sa speaker na yan. Sa loob nun, may battery. At yung battery na yun ay merong energy, enough energy para ma-project yung boses ko sa speaker na yan. Kung tatanggalin ko to, battery na ito, what will happen kaya pag natanggal na to? Okay, tatanggalin ko tong baterya na to. Ayan, tanggal. Sabihin, meron pa rin akong mic, meron pa rin speaker, hindi na maiproject ang faith mo. Bakit hindi na naipoproject yung faith mo? Walang substance. Ibalik natin yung substance. What will happen? Babalik yung boses. So bakit hindi ka marinig ni Lord? Alam mo minsan ang bino-voice out ng bibig mo, ang bibig natin, ang galing mag-voice out, binilalagyan natin ng tinig yung takot, nilalagyan natin ng boses yung alala. Pero yung boses ng faith, hindi marinig. Bakit? Kasi mas nagdo-dominate sa'yo yung picture ng takot, kaya ang lumalabas sa'yo ay takot. Hello? Sabi mo sa'yo, meron ka naintindihan? So yun yung sinasabing substance. Sa realm ng spirit, may substance yun. Totoo-totoo yun. Yung heaven, totoo. Yung love, totoo. Lahat ng nando doon sa realm na yung totoo. Yung healing, totoo. Lahat ng inoffer sa nine gifts, totoo lahat yan. Yung lahat ng power, totoo lahat yan. Kaso, pagdating dito, kinokontra niya yung nando. Bakit? Kasi sa magsasalita yung mata mo, o nasaan? Nasaan? Ang tanong ng physical, nasaan? So nagkokontra na ngayon yung physical mong mata, tsaka yung mata mo sa faith. Anong dapat masunod? Dapat ang masunod yun nando para mag-manifest dito yung inaasahan mo. That's why faith is the substance of things hoped for. Di ba? Yung hope. Kaya ka nag-hope. Kasi nasa future tense. Hindi ka pwedeng mag-hope sa kasalukuyan. Intindihan mo? Parang ganito, umaasa ako na mahawakan ko itong presenter na ito. Ba't kumaasa na hawakan mo na?
So lahat ng patungkol sa pag-asa, parating pa lang yan. So ibig sabihin, pag nagsalita si Lord sa iyo, nabubuhay ang hope. Yung operation ng hope, tsaka faith na a-activate. Nakaganyan ka. Yes. Na-capture mo na yung picture. Nung ma-capture mo na yung picture, you start to see it. Faith is the substance of things hoped for. And the evidence of things not seen. So what is living by faith? Living by faith is your life on earth is regulated by the evidence of things not seen. Yun yung living by faith. Nire-regulate yung buhay mo dito ng mga bagay na hindi nakikita. So, ano nangyari dito? Pinagalitan niya ba itong babaeng ito? Hindi. Sabi niya, daughter, your faith has made you complete. Go in peace and continue to be healed. Pinaglaban mo. Nanalo ang babaeng ito. Bring mo ha. Si Lord, kay Jairus, kailangan pang maglihan si Lord sa Jairus. Itong babaeng ito, hindi. Siya na ang kumuha ng kanya. Hindi ko na kailangan lay hands. Ako na kukuha nyo sa akin. Amen. Hallelujah! So, nakita ko ninyo yun? Kung alam mo yung source, gutom ka. Ha? Alam mo yung source kung nasa rep eh. Bakit pag physical, alam mo kung saan pupunta? Bakit pagdating doon sa spiritual na source, parang hindi mo alam kung saan pupunta? Di ba? So you see, itong babaeng ito, alam niya, nakita niya yung source eh. Na, siguro, at sa dami ng narinig niya, siguro na overwhelm itong babaeng ito na nakabuhay ng patay si Lord, nag-multiply ng bread. Yung mga news ba patungkol sa kanya, nag-accumulate yun hanggang sa nagkaroon ng magagandang larawan ng kanyang imahinasyon until the imagination of her heart really what? Dominate and birth out a desire. Gusto kong ma-heal by touching his garment. Pupunta ako sa kanya, puno-puno pala siya ng power. Sisip-sip ako. Para siyang USB na nilalagay doon sa computer. Para ma-transfer yung source from computer sa USB. Hello? At nung na-transfer na, ayan na, nasa kanya na. Downloaded na. Ang tawag doon, impartation. Hello? So, tuloy natin. Ano? Anong unang nangyari? She heard. Sabi mo siya yung katabi. Ano ba naririnig mo kay Lord ngayon? Ano ang kasalukuyang mong naririnig sa Espiritu ng Panginoon? Ang sabi sa Book of Revelation, hear what the Spirit of God is saying to the churches. Bakit kaya saying? Hindi sinabing said. Saying means present participle. Ano ang sinasabi? Ano ang pangungusap ni Lord sa'yo ngayon? Anong sinasabi niya? Meron siyang narinig. So, ang pundasyon ng iyong pananampalataya magsisimula sa iyong narinig. E paano kang makakarinig? May nauna sa pakikinig. Dapat mauna sa pakikinig ay ang tinatawag na intimacy. Breakthrough sa prayer, breakthrough sa worship, hanggang sa ikaw ay makarinig. May mo siyang katabi, huwag kang titigil sa prayer hanggat hindi ka nakakarinig. Okay, kasi yung iba, basta lang makapray, makapag-rosary, okay na. Para ka nag-rosary. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Thank you, Lord. God bless you, Lord. God bless you, Lord. Bless you, Lord. Amen, Lord. Amen. Amen! Nakarinig ka ba? Wala. Hmm? Di ba? Puri ka kay Lord. Nagpuri ka sa kanya eh. Nagpasalamat ka. Walang problema eh. Lord, lahat ng ito ay pinapanalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat. Malis ka na. Ano? Nakarinig ka? Hmm. Di ba? Wala kang narinig eh. Si Lord may narinig. Pero ikaw wala kang narinig sa kanya. Hello? Anong kasi prayer yun? Kaya, pansin mo, hindi effective yung prayer na yun. Correct? Eto, paano nag-pray si Abraham para sa Sodom and Gomorrah? Saan nang galing? Anong ugat ng kanyang prayer? Nag-pray muna siya, nag-intercede siya sa Sodom and Gomorrah. Bakit? Meron muna siyang narinig kay Lord. Ano sabi niya? Ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Kaya niya sinabi, nung narinig niya yun, saka pa lang na-activate ang intercession ni Abraham. So intercession is the foundation of revelation. Revelation is the foundation of intercession. Revelation. Sabi mo lahat, revelation. Revelation is the foundation of intercession. Hello? Ni-reveal muna ni Lord. Saka siya nag-pray. She heard. This woman heard. She heard the Rama. Kaya ano sinabi diyan? Sa verse 27. When she heard about Jesus. Hallelujah. Sino rito na pinapaulit-ulit na basahin ng Matthew, Mark, Luke, and John? Especially book of John. Pagka binasa mo ang book of John, mapapamilyar ka sa pagdinig sa boses ni Lord. Kasi parating nangungusap si Lord doon. Maririnig mo yung boses ni Lord doon. Katulad sa chapter 6, I am the bread of life. John chapter 10, sabi niya, I am the door. I am the gate of the sheep. Nagsasalita si Lord. Are you here? So ito yung unang ingredients para magkaroon ng substance ang iyong faith. Sabi mo sa akin, Rabi, pag wala kang narinig, walang substance ang faith mo. Hello? Okay, tingnan po ninyo. Ito, ha. The first foundation of faith is what? Hearing the rema or spoken word of God. Bakit? Romans 10:17 say, so then faith comes by what? Hearing and hearing by the word of God. Yung word na hearing dyan, o yung word God, word of God, ang translation yan sa Greek is rema. Hindi yan logos. Sa Matthew 4 nakalagay, man shall not live by bread alone, but by every word. Yung word doon na translation sa Greek, rema. Sa John chapter 1, in the beginning was the word. Yung translation doon is logos. And the word became flesh. The logos became flesh. Yung the parable of the seed and the sower, sabi niya, and the seed is the word of God. Yung word of God na translation sa Greek doon, logos. Ang itinanim, logos. Ang itinanim, si Kristo. Are you here? So, makikita natin dito, no? Pangalawa, matapos siyang makarinig, she imagined. Hallelujah. Alam niyo ba na tayo lang ng mga tao ang binigyan ng kakayahan ng Diyos na mag-imagine?
Ito yung part ng ating kaluluwa sa realm ng imagination. Dito po tayo nagpe-frame ng picture na resulta ng word na narinig natin. So matapos mong marinig, ang susunod na level para magkaroon ng bigat at substance ang ating faith is dapat makita mo yung picture nung narinig mo. So itong babaeng ito, ang nakita niyang picture, hinahawakan niya yung laylayan ni Lord. Dominated siya nung picture na yun. Hallelujah. Sino po rito minsan naluluha na lang kasi merong siyang tinitignan ng mga nakakalungkot na imahinasyon na pinanonood niya sa kanyang kaluluwa. Bakit ka minsan nalulungkot? Kasi yung pinanonood mo sa motion picture ng iyong imahinasyon, puro mga malulungkot. Kaya minsan, naluluha ka. Minsan nagsasalita ka mag-isa, kinokontra mo pa nga yun yung nandoon sa loob. Diba? Pag naglalaba ka, ang ingay-ingay mo mag-isa. Kahit ikaw lang, pero ang ingay mo sa loob. Nagluluto ka, ang ingay-ingay mo. Nagluluto ka, gusto na kaya siya? Ano yung ginagawa niya? Gusto mo takawin eh. Di ba? Di ba? Anya kayo? Ay, minsan naglalaba ka, pumipitok pa. Masaya ka naglalaba kasi yung utak mo, masaya yung nakikita mo eh. Yun yung imagination. Itong babaeng ito, ang ganda ng kanyang imagination. Kung ano yung nasa kanyang imagination, yun yung preview nung kanyang action. Preview nung kanyang gagawin. Ano yung kanyang gagawin? Hahawakan niya yung laylayan. Pero doon pa lang sa loob niya, nahawakan niya na yung laylayan. That's why, sabi ng Panginoon, when you believe, when you pray, believe that you receive it. Dapat doon pa lang sa realm ng imagination, confident ka na tanggap mo na, ganito mangyayari, tanggap ko na. When you believe that you receive it, it will be yours in this dimension. Hindi sinabing, tatanggapin mo muna rito. Hindi, tanggapin mo muna rito. Paano mo tinanggap dito? By faith. Saka mo siya matatanggap dito. Physically. Pag hindi, wala ka natanggap dito, wala ka matatanggap dito. Dito ka dapat tumanggap. Paano mo tatanggapin? By faith. Kailan mo tatanggapin? Everybody say hallelujah! So yun ang dahilan kung bakit excited kang mag-meditate, mag-devotion, bakit excited kang ma-meet si Lord. Kasi alam mo, mangungusap siya. Na kapag ka siya ay nangusap, imagination is activated. You begin to what? You begin to see it. Bakit? Ano sinabi ng babae ito? If I only may touch his clothes, I shall be made well. I shall be made well. Saan? Dito sa physical. Pero sa spiritual, he is already well. He is already well. Naalala niyo po si Elisha? Nung panahon ni Elisha, merong isang babae, binigyan ng anak, pero ang anak niya biglang namatay. Tapos pinuntahan niya yung man of God, si Elisha the prophet. Ang sabi niya, tanungin mo nga sa babaeng ito, is it well with your family? Is it well with your son? Eh, namatay yung asawa, namatay yung anak niya. Anong sinabi ng babae? It is well. It is well. It is well with my soul. Namatay yung anak niya. It is well with my soul. It is well.
mason. What is the end of that story? Her son was revived. Nabuhay yung kanyang anak. Pwede naman sabihin kagad ng babae, namatay po yung anak ko. Hindi, wala siyang walang nasabi sa bibig niya na namatay yung anak niya. Ang sabi niya, it is well. Di mo siyang katabi, ingatan mo ako nang nangyayari sa iyong imahinasyon. Diba? Huwag kayong magkukwento ng inyong imahinasyon sa mga inggitero. Katulad ng mga kapatid ni Joseph. Nung nagkukwento siya ng kanyang mga napanaginipan, nai-imagine ng kanyang mga kapatid, lumuluhod siya sa kanila, kay Joseph. Yung kanyang mga sheaves, lumuluhod kay Joseph. Yung sun and moon, which is the father and the mother, ay lumuluhod sa kanyang star. Nakikita nila yung picture na yon. At ayaw nila nun. That's why, inireject siya. Nilagay siya sa balon. Napunta siya sa kulungan. Pero si Joseph, hindi nagbago. Pinanghawakan niya pa rin yung ibinigay ng Diyos na panaginip. Hanggang sa one day, nagmanifest na ito sa kanya. At he was positioned in the seat of power sa Egypt. At nagkaroon ng tagutom. At nung nagkaroon ng tagutom, pumupunta na yung kanyang mga kapatid. Lumuluhod sa kanyang harap. It happened. Nagmanifest. Alin? Yung picture nung kanyang pananampalataya. Ano ang larawan ng iyong imahinasyon? Tanungin mo, katabi mo, ano yung picture na sa imagination? Itong babae ito nakapokus. Wala siyang pakialam doon sa babato sa kanya. Ang focus niya, maalipokus siya. Bakit? Kasi yun nakaloob sa kanyang imahinasyon. Hello? So you see, tignan po natin ito. The seed of your future is in your imagination. Yung binhi ng iyong kinabukasan ay nasa iyong imahinasyon. Yung mangyayari sa buhay mo ay naroon sa iyong imahinasyon. Proverbs 23 verse 7 said, as he imagined in his heart, so is he. Huh? As he thinks, yung translation dyan sa Amplified, that's iba. As he thinks sa TPT, sa Passion Translation, as he imagined in his heart, so is he. Kung ano ka sa iyong imahinasyon, ganon ka. At ganon ang mangyayari sa iyo. So, ano makikita natin dito? So, because of that, tignan po natin ito. Ito yung nangyari sa panahon ni Jacob. At panahon ni Abraham sa Genesis 15. Nung nangako si Lord kay Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa, in spite na siya'y matanda na and in spite na baog si Sarah. Anong ginawa ni Lord? Para magkaroon ng magandang imahinasyon yung pangako ni Lord kay Abraham. Tinulungan ni Lord si Abraham na mag-imagine. Pinalabas niya sa kanyang tent at pinagbilang ng star. At ang sabi niya, count the stars. If indeed you can count them, then he said to him, so shall your offspring be. So anong sinasabi ng Panginoon? Abraham, I want you to see my promise in picture form. Sa iyong imahinasyon, para ikaw ay madominate ng picture na yon. At yung picture na yon ay mag-create ng desire, mag-create ng energy sa'yo para ang buong buhay mo ay maapektuhan ng imahinasyon na yan at ikaw ay magalak. So sa umaga naman, pinagbibilang naman siya ng ano? Buhangin. Bilangin mo buhangin. Sabi niya, yan ang lahi mo. So, pinapa-imagine kay ni Lord, kay Abraham, tingnan mo yan, no? Di mo ba nakikita yung lahi mo? Dami niya, no?
Bili mo sa akin katabi, ikaw, nakita mo na ba yung marami? Hanggat hindi mo yan nakikita sa iyong imahinasyon at hindi nagdo-dominate yung picture na yan, walang bubuhayin na picture si Lord sa'yo. Walang mabubuhay, walang magmamanifest sa buhay mo kasi walang picture. Ha? Sipin po ninyo ito. Kung ito po ay monitor, pag ito ay makita mo sa computer mo at pinindot mo yung print, lalabas ngayon doon sa yung kopomban yung mga words na yan at medyo kulay blue na yan. Pati yung guhit na yun, makikita mo sa yung bond paper pag na-print out yun. Correct? Pero, kung nagpindot ka ng print, ni walang ka-picture-picture dyan, walang words na ganyan, lalabas yung print mo doon sa printer, blanco pa rin. Yung pagkakalabas doon, yun yung manifestation sa physical. Bakit hindi, bakit ang tagal yung manifestation sa physical? Kasi walang picture sa yung imagination. So what is faith? Faith is the maximum use of God-given imagination. Hello? So ito yung pangalawang ingredients para lagyan ng substance, magkaroon ng substance ang iyong faith. Hallelujah! Andyan ho ba kayo? Okay. Ito, ito. Pagdating sa 17, sabi niya, I will surely, binulit pa yung blessing, sabi niya, I will surely bless you. Hindi sinabing, baka ibe-bless kita. Hindi, surely. I will surely bless you. And make your descendant as numerous as the star in the sky and as a sand of the seashore. Your descendant will take possession of the cities of their enemy. Ooh! Your descendants. Ang kausap pa lang dito ni Lord, sino? Abraham. So, ibig sabihin, yung 1 million Jew, lalabas pa lang sa kanya. Pero ang pinag-uusapan nila, e reality na. Hello? So, naiintindihan nyo? Yung timeline ng pinag-uusapan nila, 5 generation pa bago magkaroon maging ilang million sila sa Egypt. 400 years sila sa Egypt eh. Pero yung usapan nila ni Lord, bago mag-multiply sila sa Egypt, dito sinasabi na ni Lord sa kanya, descendants. Pero hindi pa siya nanganganak ng Isaac dito. Pero ang mga lingwahe nila, kailangan mo nang makita yung descendants mo. Hindi lang si Isaac makita, descendants. Saan lalabas itong descendants na ito? Sa isang matanda na wala nang kakayahang mag-anak at sa isang baog na hindi pwedeng manganak. So paano lalabas ito? By faith. Hindi mo na, naintindihan mo na. Hallelujah. Itutuloy pa ba natin to? Yes. Baka inantok na kayo, pwede kayo matulog. Hallelujah. So, tingnan po natin ito. Okay. Genesis 30. Ito naman yung kay Jacob. Naalala niyo si Jacob? Niloko ng niloko ni Laban. Pagkatapos isang araw, sabi niya, nanaginip siya. Pagkatapos, ang sa panaginip niya, nanganganak yung pure na white ng batik-batik. Pagkatapos, nilapitan niya ngayon si Laban. Di ba? Sabi niya, Laban, may proposal ako na panibagong arrangement natin sa business. Ano yun? Kasi 14 years na siyang nagtatrabaho eh, di ba? Di ba? 14 years siya nagtatrabaho para bang inalipin na siya. Ilang beses binago ni Laban yung sweldo niya. Correct? Tapos ito, nag-propose ng panibagong sweldo si Jacob. Sabi niya, alam mo, Laban, gusto ko ganito ang sweldo ko. Ano yun? Every dark-colored lamb and every spotted on speckled goat,
they will be my wages. Sabi ni Laban, call! Sa loob ni Laban, tawa sila tawa. Niloloko nito sarili. Paano manganganak yung puti ng batik-batik? Call! Talaga tuwan-tuwa niya eh. Sabi niya, lalo ko yayaman. Magpapagod dito tao ito. Saan ka makakakita na pure na white tapos manganganak ng batik-batik? Kaya tuwan-tuwa si Laban doon sa proposal na yun eh. Parang talo si Jacob doon eh. So what happened? Ito nangyari. Ito nangyari. So makikita natin dito yung imahinasyon na galing sa panaginip. In-apply na ngayon ni Jacob. So what is faith? Faith is the maximum use of what? God-given imagination. Panaginip lang yun, ha? Ito ngayon. Jacob, however, took a fresh cut branches from poplar, almond, plane, and plane trees. Pansinin po ninyo yung, makinig ko kayo. Ano yung ginamit niyang branch? Meron siyang tinalupan, fresh cut. Tinalupan niya yung isang kahoy ng poplar tree tsaka almond. And plane trees. And made white stripes. So nung tinanggal niya yon, merong mga batik-batik yung mga branches na yun. Correct? And exposing the white inner wood of the branches. Ano ibig sabihin nun? Anong ginawa niya? Kasi, ang hayop, hindi katulad ng tao, may built-in na imagination. Yung hayop, walang imahinasyon. So, ang ginawa niya, gumawa siya ng fabricated, nag-fabricate siya ng imagination o picture dito sa mga hayop na ito. 38, ano sinabi niya? Then he placed the peeled branches in all the watering trough so they may would be directly in front of the flocks when they came to drink. So when the flocks were in heat, nag-iinit sila, they will came to drink, they mated in front of the branches. So ibig sabihin, habang sila yung hayop ay nasa act of intimacy, during intimacy, meron silang pinopokusan na nakikitang batik-batik. No, makinig ko kayo. Saan dapat mangyari yung tinatawag na imagination? During your intimacy. Ah, tingnan niyo, kaya doon ka sa intimacy nakikipag worship ka kay Lord, worship ka, intimate ka ng intimacy. Nagre-reveal si Lord sa iyo ng mga pangako at word of God at rema na batik-batik. Amen. Hallelujah. Kaya ka minsan meron kang sinasabi sa kay Lord. Yes, Lord. Ano yung ni-yes mo? Yes, Lord. Kaya pag nandun ka na, lumalalim ka, mapinapakita sa isunod ng mga picture. Yes, Lord. I receive it. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. I am healed by the stripes of Jesus. I am healed. Yes, Lord. I see myself running. I see myself to the nations of the world. Thank you, Lord. Yes, God. Thank you for the nations that you have prepared for me. Yes, Lord. Ang prayer mo, galing sa Kanya. Bakit? Kasi pinakita niya sa iyo. Amen. Kaya nag-a-agree ka sa kanya. Amen. Wow. Amen, Lord. Yes. Wow. Amen, Lord. Ah, magbubuntis ako, Lord, ng Jesus? Amen. So be it. Amen. Agree ako sa iyo, Gabriel. Agree ako sa messenger mo, Lord, kay Gabriel. Agree ako sa messenger mo, Lord, kay Pastor. Agree ako. Yes. Amen. Amen. Kaya ka nag-a-amen dito. Amen. Kasi nag-a-agree ka doon sa word na inilalagay ng Diyos sa'yo, na nagdo-dominate na yung imagination, na yung imagination na yon ay substance at nagdadagdag ng bigat ng iyong pananampalataya. Wow! Amen. Kaya paglabas mo ng church,
ang sarap ng pakiramdam mo. Nahugasan yung imagination mo. Tumaas yung faith level mo. Tumaas yung hope level mo. Tumaas yung peace level mo. Tumaas lahat. Kaya paglabas mo, handang-handa kang harapin ang lahat ng hamon. Dati nalulungkot ka, kapayaw mo nang umuwi ng bahay kasi nalulungkot ka. Pero pagkatapos mong nakatanggap ng mga rema, meron ka ng tapang harapin yung nandun sa bahay. Bakit? Sapagkat alam mo, lilipas na yon at mangyayari ang pananampalataya. Hello. Amen. So, ano nangyari? So, they mated in front of the branches and they bore young that were streaked and speckled and spotted. Ha? Alam niyo ginawa dito ni Jacob? Naglakbay pa ito ng tatlong araw para lang ihiwalay yung hayop na pure, para walang masabi si Jacob na nagnakaw siya ng isa para papalahian itong mga ito. Hindi. Iko-consider na yon ay nakaw. So, anong ginawa ni Jacob? Pag malulusog yung magme-mate, ilalagay niya yung fabricated imagination. Manganganak yon, malulusog, yun ang sweldo niya. Alam mo sabi ni Jacob? Sabi ni Noy ni Laban, dumadami na yung hayop mo. Baliktarin ko yung yung sweldo ko. Akin yung ispatid. Ba? Sabi niya yun ang sabi niya. O sige, sa'yo yung ispatid. So anong ginawa ni Jacob? Tinanggal yung kahoy. So lahat naman lumalabas, puro pure. Guri mo, nagne-negosyo siya, walang kapital. Anong pinaka-capital niya? Imagination. Yes! Hallelujah! Yes! So makikita mo kung paano yung susi ng pagyaman? Nasaan yung yaman? Nasa loob mo. Pero saan ka sinasabi ng kaaway? Yung yaman nasa labas. Hindi. Nasa loob mo. Now, kaso, hindi mo magamit. Bakit hindi mo magamit? Kasi hindi mo alam gamitin. Kaya yung kaaway, ginagamit niya ngayon yung imagination mo. Naglalagay siya ng binhi ng takot para yung takot, yung binhi ng kahirapan, para yung kahirapan ang mag-print out sa buhay mo. Hello? Sabi mo sa yung katabi, naintindihan mo na ba ngayon? Sabi mo sa yung katabi, pwede kang umaman talaga. Buhay na buhay, magayaman na, Hallelujah! Ito, makinig kayo, ang pinakamababang uri ng yaman ay yung nakikita mo. Yes! Pero ang tunay na yaman, yung hindi nakikita. Yes! Kaya si Jesus? Kaya si Jesus? Mayaman ba si Jesus? May pera ba siya sa bulsa nung naglalakad siya sa Jerusalem? Wala. Na kanina yung pera? Na kay Judas. Sino tagahawak ng pera? Si Judas. Sino nagnanakaw? Si Judas. Sino si Judas? Si Judas, ito. Maraming Judas sa church. Sino yung Judas? Judas not tithe, Judas not give, Judas not pray. Judas not attend Sunday service. Puro Judas yun. Okay. Magaling kayo. Kita nyo yung buhay ni Jesus. Kita nyo yung buhay ni Jesus, ha? Merong challenge sa buhay niya na kailangan niya magbayad ng tax. Sabi sa kanya, yung master niyo ba nagbabayad ng tax? Sabi niya kay Peter, liga, yung bang anak ng Diyos, kayang, pwede ba siyang magbayad o libre siya? Di ba dapat libre siya? Opo. So hindi niya kaya, hindi siya dapat hingaan ng tax. Yes. Kasi anak siya. Correct? Pero sabi niya, para hindi ma-offend itong mga taong ito. Sige, pumunta ka doon sa dagat, Peter. Nag-release ng word, nag-release ng rema kay Peter. Sabi niya, yung unang mahuhuli mong isda, buka mo ang bibig, may dalawang coins doon. Hati tayo. So, Laban, 50-50.
Sabi mo sa yung katabi, 50-50. Bakit? Una, si Lord ang nag-release. Sinabi niya kung nasan yung resources. Sumunod siya. Pagbuka, nakita niya talaga dalawa. Ano sabi ni Peter? Kinuha niya ba yun? Nagsinungaling ba siya? Lord, walang isda eh. Hindi. Binayaran nila, correct? So, ano yung involved? Ano yung nag-guarantee? Kanino? Kay Peter. Nag-release siya ng word. That's Rema. Yung Logos, the living Logos, Christ, nag-release ng Rema. Sino yung recipient nun? Peter. Ano yung ma-activate kay Peter? Faith. Ano yung dapat na ma-imagine ni Peter? Isda. Ano yung sinabi ng word? Ibubuka mo yung bibig. Binuka niya. Merong koy. So habang si Peter naglalakad, na-imagine niya yung coins. Na-imagine niya yung isda na makukuli niya. Kaya pag huli niya ganun, kumagat ka agad. Pabuko niya. May coin ka. So, ibig sabihin, yun yung manifestation na tinuro ng Panginoon kay Peter para magkaroon ng pera. Ba't hindi niya in-apply nung namatay si Lord? Ba't kailangan pa niyang manghuli na manghuli doon? Hello? So, makikita natin dito, anong nangyari dito? So, what happened is this. Naalala niyo yung sinabi rito? Yung, ano yung word dito na nakalagay? Ano yung nakalagay? Almon. Alam niyo ba yung almon? Ito yung unang trees na mayroong activity sa Israel ng late winter. Na pagkapatapos na ang winter, ang unang tree na nagkakaroon ng activity is almon. Ito yung unang umuusbong Israel. Kaya nagpunta kami doon November, malamig talaga. At nakita ko yung almon, siya lang talaga yung merong activity na buhay. Halos lahat, walang dahon, siya lang merong dahon. Siya lang yung nagsisimula. So, yung almon na yan, symbolize what? Activity and alertness. So, pansinin nyo yung sinabi rito ng Panginoon. Anong dumating kay Jeremiah? Moreover, anong dumating kay Jeremiah? Word of the Lord. Sa Hebrew ng Rema is word dabar. Yung dabar parang Rema sa Greek. Okay? So, yung Rema na ito at word na ito, ang sabi niya, anong dumating sa kanya? Word of the Lord. Came to me. Saying, Jeremiah, what do you see? Wow. Word lang ang dumating pagkatapos naghahanap ng... Anong nakita mo sa word ko? Ibig sabihin niya, in essence, ano ang picture ng iyong imagination sa word na dumating sa'yo? And I said, I see a branch of a shoot of an almond tree, the emblem of alertness and activity, blossoming in the late winter. And sabi ni Lord, the Lord said to me, you have seen well, for I am alert and active and watching over my word to perform it in your behalf. Gagawin ko, alerto ako, Jeremiah. Aktibo ako. I am watching over my word, the picture of my word in your imagination. Gagawin ko yung nakita mo. Kaya ang sabi rito, you have seen well. You have seen well. Hindi mo lang basta nakita, meron kang clear picture ng iyong pananampalataya. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, you got to see it well. Ibig sabihin, pagkabuo na, klaro na yung picture ng iyong pananampalataya, yan, pwede na siyang i-print out sa physical, pwede nang ipanganak yan sa physical. Hello? Pag ang bata, makinig ko kayo, ipapanganak, ilang buwan bago lumabas? 9 months. Bakit umabot ng 25 years bago lumabas si Isaac? Kasi hindi sa literal na womb
lumalaki si Isaac. Lumalaki si Isaac sa spiritual womb of faith ni Abraham. Ang kausap ni Lord, hindi si Sarah. Ang kausap ni Lord, si Abraham. Kaya ang nagbubuntis, si Abraham. Tapos nung dumalaw yung tatlo sa kanya, sakalang kinonfirm ni Lord kay Abraham at kay Sarah. This time si Sarah nakikinig na doon sa tent. Ganito ang amin niya, Abraham, sarap ng pagkain, niluto mo. Nabusog ako. Inispa mo pa kami, hinugasan mo pa yung paan namin. Time next year, babalik ako. Pagbalik ko, buntis na asawa mo. Magkakaroon ka na ng anak. Next year ha? Ganitong oras na ito, tong time na ito. Tapos si Sarah, nandun sa kabilang tent, nakikinig. Tumatawa siya. Tahimik yung tawa niya kasi baka mabuko siyang nakikinig. Marites din yun. So, sino ko na pinag-usap? Pinag-usapan nila. Ako pinag-usapan nila. Ano sabi sa akin? Ha? Ako? Magbubuntis? Ang tanda ko na. Baog pa ako. Magbubuntis ako. Alam niyo bakit siya natatawa? Kasi na-picture niya ang kanyang sarili na 90 years old, naglalakad sa kalye, buntis. Iniisip niya, ano isipin ng tao sa akin? Ang tatanda na natin, mahilig pa rin tayo. Okay lang na i-picture mo na buntis ka pag bata ka eh. Eh kaso tatanda na nila eh. Paano ko matatanggap tong picture na ito? Hello? So tawa siya ng tawa. Sabi ni Lord sa kabilang tent, ba't tumatawa? Kung titignan niyo yung word ha, bakit tumatawa si Sarah? Ang sumunod na word, is there anything too hard for the Lord? So bakit ka tumatawa? Kala mo ba hindi ko kaya gawin yun? Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap na gawin para sa iyo ang Panginoon? Kaya lang, bakit nadidelay? Kasi walang picture yung imagination. Kailangan magkaroon siya ng larawan. Karoon siya ng picture. Kaya sabi niya, what do you see, Jeremiah, after receiving my word? I see an almond tree. You have seen well. Accurate ang pagkakakita mo doon sa aking picture ng word. I am watching over my word that is going on in your imagination and I will perform it in your behalf. Amen. I said I will perform it in your behalf. Makinig kayo. Yung van naman na yan na puti na commuting, may nag-prophesy sa akin ng man of God. Dumalaw sa church. Galing sa Africa. Sabi niya sa akin, habang nagpe-pray sa akin, oh, man of God, do you know what I see? Ah, ganun word niya. I see a lot of keys waving on the air. Yung key raw, yung wave there. I see keys waving on the air. Receive your car. I saw a white van going to strategic places. Receive it. Wala pang commuter noon 12 years ago. Pinanghawakan ko po yun. Tinitignan ko yung sarili ko. Nakasakay doon sa ba? Saan? Imagination. Inalagaan ko yun. At sinasabi, every time na ako yung mag-imagine, mag-worship kayo. Thank you, Lord. Lamig nito. Ganda nitong band na to, Lord. Parang ang baliw. But you are entertaining what God said to you. Amen. So dahil doon, after 12 years, kailan nag-manifest? Noong pandemic. Pandemic pa. During those time na hindi ka mag-expect na may magandang mangyayari dahil naka-lockdown tayo. Hindi mo mapaniwalaan na doon dumating. Tinignan ko ang presyo ng brand new. 1.7 million. Ngayon tumaas pa. Dahil napakagandang van. Very good van.
Kayo? Ah, hindi kayo masaya sa natanggap. Kaya mahirap magkwento ng ganito. Bakit? Maraming maiinggit. Alam nyo, everywhere na pupunta ako, sabi ko, tindi naman ito. Word lang yung binigay. Siguro kung araw-araw kong iniisip yun, baka hindi lang nung pandemic lumabas yun, kundi siguro mas nakapabilis pa yun. Kasi tuwing maaalala ko lang eh. Kaya meron akong record ng prophecy nung pagkatapos kong mag-worship, i-play ko yung prophecy na yun. Nakikinig ako habang nandun ako sa presence ni Lord. Thus said the Lord, receive your man. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ganun ginagawa ko. Hanggang sa dumating. 1.6 million. Saan naman ako kukuha nun? Paano ko may ipon yung love gift ko nun? Hindi man gagaling sa love gift ko yun eh. Kasi pagbigay sa akin ng allowance ko, that week, ubus na yun. Tapos another week na naman. Gusto mo nga hatakin yung Sunday para maibigay na yung love gift. Hallelujah. Mga pastor, nandiyan ba ba kayo? Hindi nyo ba naisip yun? Naisip kong yun! Let's go! Mga pastor lang ang makaka-relate sa akin ng gano'n. Hanggang sa makagraduate ka sa gano'n, hindi ka na mag-expect dyan sa tithes na yan? Sa word na nila. Amen. The word of the Lord came to me! Kailangan dumating sa iyo ang word na magpiprint out ng magandang godly imagination. Upang makita ni Lord ang larawan ng iyong pananampalataya at yun ang kanyang ipe-perform sa buhay mo. Then you will live in this life victoriously. Man shall not live by bread alone, but by every word, every rhema that comes from the mouth of God. Hallelujah! Naramdaman niyo ba yung energy? Yes! Sabihin mo sa inyong katabi, bago na ba utak mo? So, eto. Next is this. Ito yung pangatlo. Sa pangatlo pa lang tayo. Para, makinig kayo, alaga, makinig kayo ha, naalala po ba niyo sa Mark na once na yung seed na i-plant, sino dumarating? Yung ibon. So, anong gustong gawin ng ibon? Ano ninanakaw niya? Yung word. Bakit niya ninanakaw yung word? Kasi pagka nanakawan ka ng word, wala kang pundasyon sa yung imagination. Sabi mo sa yung katabi, ingatan mo yung word. Huwag kang manakawan ng word. So fight the enemy of your faith. Kaya, ano yung enemy of your faith? Sabi nyo ito, Proverbs 4.23 said, keep and guard your or the imagination of your heart and make it vigilant and above all that you guard, for out of it shall flow the spring of life. Out of it. Ibig sabihin, dadaloy at magkikreate ng buhay. So, saan manggagaling ang spring of life? Sa iyong puso. Yung puso dyan speaks of what? Imagination. So, ingatan mo kung ano ang meron nandyan. Hello? Ngayon, kung nagtanim si Lord ng word sa iyong puso, ingatan mo na huwag kang manakawan. Are you here? Minsan kasi, bakit tayo nakukunan na a-abort minsan yung itinanim? Kasi hindi mo alam paano alagaan. Hindi mo pinaglaban. Si Jesus, nung malaman na nandun na buntis na siya, hinanap ni Herod si Jesus para patayin. Pero si Lord, ginising sila nung anghel at winarningan.
merong papatay sa bata, pumunta muna kayo sa Egypt. At nung namatay na si Herod, pinabalik na sila, tumira sa Nazareth para mapulpil naman na siya ay Nazareth. Become a Nazarene. Hello? So, makikita natin dito na the opposite of faith is what? Is fear? Minsan doubt? Pero ang totoo nun, ang opposite is yung nakikita mo. Hindi talaga yung mismong fear. Kasi fear is only a product ng nakikita mo. Pag wala kang nakita, hindi maipapanganak ang fear. Pero pag meron ka nang nakita na nakakatakot, saka pa lang mag-a-activate ang fear. So sabi mo sa yung katabi, ingatan mo yung nakikita mo sa physical. Baka manganak ka ng fear. Hello? So, makikita po rin natin dito. Ano sinabi ni Paul kay Timothy? Timothy! Fight the good fight of the faith. How do you fight the good fight of faith? Sabi niya, take hold of the eternal life. Panghawakan mo ang hindi nakikita. Eternal life, hindi temporary life. To which you were called when you made your good confession. Everybody say good confession. Di mo sa'yo katabi, ano ba kino-confess mo? Good ba o pangit? Kasi kung puro pangit ang lumalabas sa bibig mo, pangit din ang makikita mo. So, your good confession in the presence of many witnesses. Verse 13, pansinin po ninyo. In the sight of God. Hindi raw sa mata mo, kundi sa mata ng Diyos. In the sight of God, sa lens ng Diyos, hindi sa lens mo. Sa mata ng Diyos, sabi niya, who gives life to everything. And He can give life to what is in your imagination. Amen. And of Jesus Christ, who, while testifying before Pontius Pilate, made the good confession. I charge you, Timothy, fight. Ano ibig sabihin niya? Ipaglaban mo ang rema word na binigay sa'yo. Amen. Hallelujah. Hindi mo sa'yo katabi, ipaglaban mo. Ito, makinig ko ngayon, ha? Si Kenneth Hagin. Nagpe-pray siya kay Lord ng dalawang baka sa kanilang Thanksgiving. Nagpe-pray siya, dalawang baka. Amen, Lord, maganda po kung meron kami dalawang baka sa Thanksgiving namin. Pagkatapos nun, tumakbo yung mga ilang linggo. Sabi niya, baka hindi kalooban ni Lord yung dalawang baka. Nag-confess siya, baka hindi kalooban ni Lord yung dalawang baka. Noong gabi niyo, na naginip siya, nakakita siya ng sawa. At yung sawa, ang laki nun tiyan. Zoom in yung tiyan kung ano nasa loob. Dalawang baka. Nagising siya, Lord, anong ibig sabihin nun? Sabi niya sa kanya, di ba humingi ka sa akin dalawang baka? Pero hindi mo tinuloy yung laban. Nagsalita ka ng negative, baka hindi ko kalooban. Nilunok mong kaaway. Sabi mo sa yung katabi, huwag mong babaguhin ang confession mo. Pagka meron kang nararamdaman parang delay, hindi ibig sabihin it is denied. Ituloy mo ang laban! Hallelujah. Kaya marami pong mga Kristiyano, dahil merong mga delay, nagsisimula ng i-question yung pangako ng Diyos. Pangako ng healing, pangako ng pagyaman, pangako ng provision. Name it na hinabi ng Diyos sa'yo. Hallelujah.
Kailangan maintindihan mo to. So, ano sabi niya kay Timothy? Timothy, my son, I give you this instruction in keeping with the prophecy once made about you. Nakatanggap ba kayo ng prophecy once made about you? So that by following them, you may fight the good fight. Holding on to faith and good conscience. Why? Because some have rejected this and so they shipwreck their faith. Ibig sabihin, bakit na shipwreck yung faith? Hindi nakarating sa destiny of fulfillment. Kaya na shipwreck yung faith. Sabi mo sa iyo katabi, sana hindi ma-shipwreck ang faith mo. Makarating ang iyong faith sa destination of fulfillment. Hallelujah. Kaya sabi niya, ipaglaban mo anak, my son, Timothy, matuto kang lumaban sa pananampalataya. Ipaglaban mo aking salita. Keep on seeing it in your imagination. Keep on meditating on it. Keep on seeing it until you are dominated by the picture of my word. Hello? Fight for it. Ito po yung pang-apat as we close. You need to what? To call out what is in your imagination. Faith needs to be confessed. Sabi mo sa yung katabi, confession of faith. Confession of faith. So hindi lang ito basta nag-iisip ka, na imagine mo, na meditate mo. Hindi lang. Ang sabi ni Lord, sabihin mo. Kapag hindi mo to sinabi, walang mangyayari. Lahat ng nakikita natin dito sa mundong ito, planeta, moon, stars, lahat ng yan, galing yan sa salita ni Lord. Lahat ng nakikita mo ngayon, galing sa hindi nakikita. Pero tinawag yan ng Diyos sa kanyang imahinasyon. Sabi mo sa yung katabi, kailangan mong i-confess. Because faith that is not confessed is not faith at all. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Old Testament, let the weak say, I am strong. Are you here? So, makikita natin dito na yung sinasabi mo ay napakalaking faktor para magdagdag ng substance sa iyong faith. Are you here? So, yung substance ng iyong faith kailangan lumalabas sa bibig mo. Ano sinabi ng Romans 10, verse 10? For it is with your heart that you believe. So, saan ka raw naniniwala? Na nandun sa desire at imagination ng iyong puso. And you are what? Justified. Anong sumunod? And it is with your mouth that you confess and you are saved. So pagka kinonfess mo, saka ka palang masisave. Pag kinonfess mo, saka ka palang mahihil. Pag kinonfess mo, saka ka palang makakatanggap ng provision. Hallelujah! Ito, makinig kayo ha. Ang daming mga Kristiyano, pagka nandun na sila sa challenges at testing ng buhay, nakakalimutan nilang i-confess yung tamang picture ng pangako ng Diyos. Natutokso silang i-confess yung kanilang takot at pag-aalinlangan. Kaya may kontra sa bibig mo. Sabi ni Lord, hindi pwede mangyari yan. Sa isang bibig, lumalabas ang papuri. Sa isang bibig, lumalabas din ang galit, doubt, lahat. Hindi pwede mangyari yan. Correct? Eh, tandaan po ninyo, sa James, ang sabi niya, maliit lang yung dila. Pero kaya niyang i-curb ang destiny niya ng isang malaking barko. So, ibig sabihin, yung destiny mo, konektado sa dila mo. Yes. Eh, sabi mo sa yung katabi, ingatan mo lumalabas sa bibig mo. Ingatan mo lumalabas sa bibig mo.
Ha, ito, ito, makinig kayo. Sinong boksingero pupunta sa ring? Nakaganyan ka na. Pero siyang utak mo, talo ako rito. Talo ako. Ba't ka pa pumunta ng ring kung ang utak mo kumbinsino ka na talo? Tapos nagsasalita pa. Nasuntok ka ng jump. Lakas niya. Nakiloko. Lakas niya. Laka na. Talo ka na. Si Caleb at si Joshua, may magandang imagination sa mga giants. Sabi niya, tinapay natin to, sausaw natin sa kape, itong alas tres. Diba? Ang tawag niya sa giant, bread. Yung mga ten spies, sabi niya, grasshopper lang tayo. Ang pangit ng imagination na pumunta sa kanila. Grasshopper lang tayo. Tsaka doon sa mata nila, grasshopper din ang tingin nila sa atin. You see, kapag ka bumalabas sa bibig mo, grasshopper ka, sabi ng mga higante sa, amen, grasshopper ka lang. Grade 1 lang inabot mo. No read, no write ka pa. Yan, kantahin mo lagi yan. Amen. Na nag-i-amen din yung kaaway sa'yo. Alam niyo kung paano natalo ni Jesus Christ si Lord si Satan sa Matthew 4? Hindi niya ito tinalo ng suntukan eh. Tinalo niya ito ng it is written. Walang emosyon doon. Hindi, alam mo, Satanas, hindi ako may ipagtalo sa'yo. Bakit? Nakasulat na eh. Na ano? Dinurog yung ulo mo nung sin. Sa Genesis nakalagay eh. It's written. Sabi niya, di ba? The seed of the woman will crush the head of the serpent. Sino yung seed na pinaprophesy doon? Si Jesus. Tatapakan daw, nino, ng seed, yung ulo nung serpent. Pagka may ulo, ibig sabihin may bungo. Saan ipinako si Jesus Christ? Golgotha. Na ang tawag ng Golgotha is the mountain of skull. Kaya habang siya'y namamatay sa mountain of skull, the seed, tinitiris niya si Satanas. Kaya ang sabi niya doon sa cross, it's finished. Kaya hindi po aksidente na yung bundok na yun ay tinawag na bundok ng skull. Hello? Bakit? Kasi nakasulat na. Kaya yun ang kinakatakutan ni Satanas. Satanas! Alam mo ba kung saan ka pupunta? Babasahin ko siya sa Revelation, ha? It is written, the dragon was cast out to the hell, to the lake of fire. Baka ganun si Satanas. Huwag mo parinig sa akin yan! Hindi, nakasulat na. You're dead! Kaya kapag ka binabanggit-banggit mo yung nakasulat sa bibig mo, you believe in your heart. Woo! Wala na siyang magagawa. Bakit? Naiintindihan mo na kung paano mag-operate sa faith. It is with your mouth that you confess. Now, ano yung kukonfess mo? Habi niya rito, sa Hebrew 10:23. Ano sinabi niya? Let us hold fast the confession of our hope without what? Wavering. Why? Because he who promised is faithful! Ano sabi niya? Huwag kang mag-aalinlangan. Huwag mong i-wave. Sabi mo sa iyong katabi, huwag mong i-wave ang iyong faith. Kasi the moment na winade mo yung faith mo, mananalify ito. Hello? So, Romans 4:17, pansinin po ninyo. Nung nangako ang Diyos kay Abraham, sabi niya, it is written. As it is written, ano sinabi ni Lord? I have made you a father of many nations. Na makinig kayo.
Ano yung word? Ano sinabi niya? I have made you. Made you. Past tense. Ibig sabihin, saan siya natapos? Tapos na sa picture ng imagination ng Diyos. Ibig sabihin, sa mata ng Diyos, tatay ka na, Abraham. Maaring sa mata mo, hindi ka pa tatay. Sa mata ni Sarah na baog, hindi pa siya nanay. Pero sa mata ko, sa imahinasyon ko, sa pananampalataya ko, tatay ka na! Amen. Amen. Kaya ang tanong niya rito, sabi rito, he is a father in what? Sa mata ng Diyos. Hindi sa mata. Sa mata ng Diyos, in whom he believed. Why? Because it is God who gives life to the dead. Kasi kapag ka ikaw ay nag-i-imagine, lahat ng yon ay patay pa rin. Maliban na lamang na yung imagination na yon ay ma-connect sa kanyang grace. Mabubuhay yung imahinasyon na yon. That's why he gives life to the dead. Amen. Are you here? Amen. Huh, so ano sabi niya? He gives life to the dead and he calls what? Those things na inaasahan mo. Those things that you hope. He called those things that are not as though they were. Kasi tapos na sa realm ng faith. Tapos na sa realm ng imagination. Tinatawag mo na lang yan. Amen. Kaya si Lord, bago niya likhain yung ilaw, tapos na yung ilaw. Sa kanyang mind, tapos na yung ilaw. Sinasabi niya, let there be light! Ano sinabi niya? There was. Hindi sinabing, there will be. There was. Tapos na. Hallelujah! Kaya si Lord, pag nagsasalita siya, na siya yung nagsasalita ng tapos. Tayo, hindi tayo pwede makapagsalita ng tapos. Si Lord lang. Amen. Naintindihan po ninyo? So, Romans 4 yan. Ito pa. Isaiah 48:7. Sabi ni Lord, they are created when? Now. Ooh, kailan? Now. Kailan? Now. So kailangan ma-create 'yon sa iyo ngayon, now sa iyong imagination, created na. And called into being by declaration, by prophetic word, by confession of faith. And not long ago. And before today, you never heard of them, lest you should say, behold, I knew them. No. Yes. Hindi mo alam yun. But God said, I know everything about you. Before you are formed in your mother's womb, I have formed you. At sinuplayan ko na lahat ng chapter ng buhay mo, ng lahat ng klase ng provision. I knew you. I am acquainted from your start to finish. Hello? So, ano pa sinabi? Ito yung covenant ni Lord sa atin. Sabi niya, as for me, sabi ni Lord, says the Lord, this is my covenant with them. Sino yung them? Tayo. Sabi niya, my spirit who is upon you, and my words which I have put in your mouth. Woo! Hindi lang inilagay sa iyong imahinasyon, hindi lang na-activate sa iyong spirit, pati bibig mo damay. I have put it in your mouth. Shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants, descendants or children's children, says the Lord, from this day, from this time, and forevermore. Ano ibig niyong sabihin dito? Anak, binibigyan kita ng isang susi. May tipan ako sa'yo that my words that I have put in your mouth is backed up by my covenant. It is back up by my word. It is back up by my blood. It is back up by my character. It is back up by my power. Amen. Kaya titiyakin ko na mayroong mangyayari sa buhay mo. Amen. Na yung word na nilagay ko sa iyong bibig, mababago buhay mo. Amen.
Hallelujah. Sino rito? Sino rito nauunawaan pa? Amen. Sabi mo sa'yo katabi, kaya mo pa to? Kaya mo pa to? So, eto, balik tayo sa Roman. Ang sabi sa Roman, but what does it say? Maaaring sinasabi mo, eh, Father, eh, Lord, oh, kapatid, sister, pastor, paano ba magkaroon ng word? Saan ko mapatatagpuan yung word na yan? Ano sagot ng word? Eto yung sagot ng word. Sabi niya, what does it say? The word is near you. Oh, hindi rin malayo. Where is the word? It is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming, declaring. Ano sinabi niya? The word is near you. The solution to your problem is not far from you. It's near you. The provision is not far from you. It's near you. Where? It is in your mouth. It is in your heart. That is the word of faith. Napansin niyo na yung verse 9. That if you what? Confess with your mouth. Everybody say, confess with your mouth. Confess with your mouth. The word of God. The word of God. Ang sabi niya, believe in your heart. Believe in your heart. So makikita ko ninyo, confess in your mouth, believe in your heart. Hindi po pwedeng confess ka ng confess nang hindi mo pinaniniwala. So makikita mo yung dalawang ano rito ng Panginoon. From your heart to your mouth. From your mouth to your heart. Guard your heart, guard your mouth. Why? Sabi niya, for with the heart, you believe. But with the mouth, you confess. When you confess, it is created, it is made. Hello? Kaya ako nilagyan ng mga linya lang yan. Yun lang yung gusto kong makita nyo. Because those underline, kaya ako in-underline yan, yun yung principle. Yun yung standard. Yun yung template. May mangyayari sa puso mo, may mangyayari sa bibig mo. Pag nagtugma ito, itong dalawang ito, if two of you, your mouth and your heart agree, the Lord will do it. Amen! Sabi mo sa akin, walang imposible kayo.